Hoy, hello. Magandang hapon at magagabi na. Maulang hapon sa inyo lahat. Ito nga pala si Jean ng 119 Woodworks. At ngayon gusto ko i-discuss yung topic na sinimulan ko kahapon. Sabi ko sa inyo, bumili ako ng bagong katambakal or metal plane na siya aking Gross SP4 smoothening plane. Na sabi ko nga is a copy ng Stanley No. 4 hand plane. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano to itono at gagawin ko to sa lingwahe natin na Tagalog since sa YouTube marami ng English na nag-tutorial kung paano magtono ng hand plates pero wala pa ako nakikita ng Tagalog. So sana matuwa natin mga kababayan na nakapanood ng video na ito. First of all, gusto kong pag-usapan bakit Gross ang aking pinili. So, simple lang kasi para sa akin, ang best value for money na katambakal ay Gross. Sa totoo lang. So, walang halong biro. Kasi, ang dati, ginagamit ko ngayon na katambakal ko is yung aking Gross JP5, which is a jack plate na mas malaki dito, at wala akong reklamo sa kanya. Ang ganda niyang gamitin. So, sabi ko, siguro, bibili na lang din ako ng isa pang Gross. Since yung aking antique na Stanley No. 4 na ito ay, well, okay pa naman siya pero hindi ko na siya gustong gamitin since medyo wonky na siya. Tsaka wala akong chip breaker dito. Ang ginamit kong chip breaker dito is yung galing sa Eagle na plane. So hindi siya kasukat. So ang ginagamit ko lang siya as is. Wala siyang adjustment whatsoever. So just fix lang. So hindi ko na gusto siyang gamitin. Pero okay pa rin to. At may plano ako para dito in the future. Pero sa ngayon, so kailangan ko ng bagong katam, so bumili ako ng Gross. Ano ba yung mga options dito sa Pilipinas? Kung gusto mong bumili ng katambakal sa Pilipinas, ang pinaka value for money talaga is Gross plane. Kasi ang Gross, it's worth around 1,200 pesos. So up to 1.5 siguro. Pero pinaka reasonable na price na is around 1.3. So pag sa Lazada ka bumili, pwede mong orderin by COD at yun ay around 1,350 pesos lang. Ngayon, magkukumpara mo ang mga Stanley like Bailey na ganyan is mas mahal. So 3,000 plus. Meron mga Stanley na medyo mura, mga nasa 2,000 range, pero yun yung mga handyman, Stanley handyman na okay lang siya for rough work, sa mga construction, ganyan-ganyan. Pero for fine woodworking, hindi gano. Kasi plastic yung kanyang handle at plastic yung kanyang mga adjustments. And ayoko talaga ng mga plastics eh. So meron din SP4 na copy, Creston at Lotus. At yun ay mga plastic handle na katams. Pero I don't like anything na plastic sa katam. Talagang mas masarap hawakan pag kahoy. Sa totoo lang. So, if you try na gumamit ng plastic na handpan, ewan ko, siguro kayo, baka okay na sa'yo. Sa akin, hindi okay eh. Kasi kakaiba yung pakiramdam. Parang masyado nagpapawis yung kamay ko pag plastic. At saka meron siyang parang linya, yung line. Pwede mo namang ahitin yung gusto mo. Pero hassle pa rin eh. So, mas gusto ko pa rin yung kahoy kasi smooth siya pag hinawakan. At talaga nagpo-form sa kamay ko. So, yun lang yun. So, kasing pressure rin ng Gross yung ibang mga plastic handle na katam like Creston and Lotus. Pero, mas maganda yung quality ng Gross. Para sa akin, for me. Now, meron pa ba mas mababang options dito? Meron, yung Eagle. Yung sabi ko sa inyo na Eagle plane, 600 pesos. Pero, basura yun. So, huwag nyo nang bilhin yun. Yung Eagle ko, chinap-chap ko na. At ginamit yung mga parts sa aking katam dito. Pero it's useless, next to useless. Bumili ako dati ng Eagle na 600 pesos. Sobrang warp yung kanyang shoe na ang tagal bago ko na flat. Tapos na flat ko na, hindi ko siya mapagana maayos dahil sobrang liit ng kanyang mouth. Talagang sobrang sikit. So talagang almost useless siya. So wala na, tinapok ko na yun. Yung mga parts niya, iniwan ko na sa Cavite. So anyway, so kung bibili kayo ng katam or gusto niyo magsimula sa hobby nito at kailangan niyo ng budget tools pero maganda pa rin,
Gross ang perfect choice. And madali siya ito, no? Yung naituturo ko sa inyo. So, keep watching. Okay, para magtono ng katama, hindi naman kailangan ng fancy equipment. Simple lang ang kailangan natin. Kailangan lang natin ng liha, Sharpie, no, ito, ruler na metal na siguradong flat, WD-40 or gasolina, kerosene, and some oil, tapos basahan, tapos flat surface, like itong workbench na to, or kung hindi flat yung workbench mo, you can use tiles, or salamin, yes, glass, yon. So yun lang mga kailangan. And of course, first of all, ang gagawin mo is kailangan mo linisin muna to, kasi pag ginawa mo siya out of the box, ano siya, napapalibutan siya ng parang oil film para hindi siya kalawangin while ano, habang nakastock sa mga bodega. So kailangan alisin mo 'yon. Well, hindi naman kailangan, pero gusto mo alisin, alisin mo. Ako gusto ko siyang alisin. So lilinisin ko lang siya. At gamitin ko lang 'yung aking basahan and some I think lacquer thinner, pwede rin. So, yeah. So, basahin ko lang. Yun. So, nawala na yung film niya sa labas. And, bubuklatin ko lang siya. Tatanggalin ko rin yung mga film sa loob niya. Okay, so malinis na. Natanggal ko na lahat ng grasa sa loob at labas ng katam. So, ngayon makinis na siya at hindi na siya malagkit. So, next natin gagawin is i-flat natin yung kanyang sole. Napaka-crucial na flat ang sole ng katam. So, lahat ng katam na binibili mo dapat ay i-flat mo muna bago mo gamitin. So, check natin kung flat na siya relatively. Magagamit lang tayo ng ruler. Uy, ayan o, nakita nyo ba? So, nakita nyo may ilaw doon sa may butas ng, ano, ng tawag ito, ng blade. Pero, almost walang ilaw. So, that means relatively flat na siya. So, hindi na siya kailangan na ihon ng masyado. Pero, para sigurado, ipa-flat pa rin natin siya. At gagamitin natin na lang is, ito na lang na medyo makinis na sandpaper. I think it's around, ba ito, 320? 220? So, makinis na yan halos, pero kung hindi siya flat, like yung mga lumang katam, kailangan mo nang taasan yung grit. So, siguro 100 or around 150 or 80 kung talagang malubha yung hindi niya pagka-flat. So, ito relatively flat since bago siya, brand new, so hindi naman siya ganong flat. So, ipa-flat pa rin natin siya. Pero ang crucial dito is kailangan mo siya i-flat nang nakakabit ang blade pero nakatras para hindi mahiwa yung liha. So para matiyak lang natin na flat, islagyan lang natin ng mga guhit-guhit ng Sharpie. Tapos ililiha natin dito sa liha, sa sandpaper na to na nakadikit sa glass para siguradong flat at hanggang sa mawala yung mga Sharpie marks. Pag nawala na yung Sharpie marks, ibig sabihin na flat na siya. So, yun lang. Mas maganda siguro ko i-clamp yung salamin. Sorry, nakalimutan ko. Nagagalaw. Yan. So, that's perfect. So, hanggang mawala lang yung Sharpie lines. O, eto, kung makita nyo, so, inano ko na siya ng konti, makita nyo yung flat side niya, eto, sa edge, ayan, o, tinamakintab na. So, yan yung na-flat na. Pero ito, yung sa gitna, hindi pa gaano. So, konti pa. Pero matatapos din to. So, yun, nakita nyo. Medyo flat na siya. So, meron pa mga konting marks ng Sharpie pero acceptable na yan. Pero kung gusto nyo, pwede nyo pa siya i-grind or i-flat pa ng todo nang talagang mawala na yung mga marks niya. Pero so far, it's okay na. Yeah, flat na siya. So, kung gusto nyo pang i-grind to, pwede pa. Pero, yeah,
Sa akin pwede na to. Okay, next, ang gagawin natin is gakalasin natin yung plane. Tanggalin natin yung frog, yung cup. Tanggalin natin yung blade and chip breaker. At kung makikita nyo, ito yung frog. Dito nakalapat yung blade. So, ayusin din natin ng konti ito. Ito tune up din natin. At para may tune up yan, kailangan natin siya tanggalin. So, madali lang naman siyang tanggalin. Kailangan lang ay flat screwdriver. Tanggal na. Yun. So, pagtanggal natin dito, tanggalin din natin yung kanyang adjustment ring. Galing ko na ito, baka mawala. So, ito yung frog niya ngayon. At madali lang naman i-tune up to. Kailangan lang flat siya. So, linisin lang natin ng ulit. Para mawala lang yung mga grasa-grasa niya sa loob. Tanggalin natin itong screw muna. Okay, so yun yung frog. Ngayon, madali lang. So madali lang ayusin yung frog naman. Kailangan lang natin flat yung kanyang harapan. Ito. So gabitin lang natin ng liha. At ito'y 360 lang. 360 grit para lang pumantay siya. Para mawala yung mga edges niya. Tapos, lihain mo rin yung gilid para mawala yung mga nakalawit-lawit na mga burr-burr, ganyan. Kasi minsan yung machining nito, hindi naman siya perfect. So, kailangan tanggalin mo yung mga burrs and things na pwedeng sumabit sa blade. So, yun. So, tapos, ang gagawin natin, ipa-flat natin to. Ito yung part na nakadikit sa, ito sa part na to, sa, tawag dito, sa body. So, linisin natin ito yung parang mga paa niya. Linisin lang natin ng konti. Tapos, para siguradong flat siya, i-hondi natin dito sa sandpaper na nakadikit sa mirror. Sandali lang to, mga ano lang. Ilang ano lang, para ma-flat lang siya. Yun, okay na yun. So, linisin lang natin. Tapos, itong loob, ito may grasa pa ng konti, linisin din natin. Ito yung adjustment niya para mag-move forward or backward yung frog. So, mas maganda kung lagyan natin yan lang is mas dali siyang lumabas at pumasok. So, lubricated siya.
So wala naman special sa langis na yan. Simpleng ano lang, simpleng ano lang, singer oil or whatever oil na meron ka. WD-40 pwede rin. Yun. So, tapos lagyan ko ng langis ito ng konti para hindi kalawangin. Since ayoko yung grasa malagkit eh. So langis lang. Yan. And then, balik na natin yung frog. So, make sure tama yung setup sa sentro natin. Ang washers, lagay. At langisan din natin tong screw. Balik na natin siya. Don't worry kung hindi nyo ma-perfect yung alignment niya. Pwede nyo siya i-readjust. Wala nang problema dun. So mamaya pag nag-test cut na, i-adjust nyo na lang siya. So, again, tanggalin natin ito ng, tatanggalin ko lang ito at lalagyan ko lang langis din. So, ito yung kanyang adjustment. Tanggalin natin ang langis para mas madulas. Parang ka lang gigigis ng barrel, no? Daming lalang isan. Ay, ano ba yan? Ba tayo pumasok? Yun. Parang ako sana yung mag-adjust ng mga tam, no? Yun. Okay. So, nalangisan na siya. Then, punasan lang yung excess oil para di madulas. Nalangisan din to. Itong sa taas, itong adjustment ng angle ng blade para yan. Tapos, ito yung screw. Lagyan din nalangis ng konti. Konti lang. Yun. Okay, so yun na. Nalagyan ko na lang langis. At ngayon babalikin natin tong end cap. Pero bago yan, kailangan nating hasaan yung blade. So tanggalin muna natin to. So, tanggalin natin yung kanyang chip breaker. Yun. At ito ang kanyang blade, ang gross blade. Na ito ang pinaka pangit na part ng gross. Okay. So totoo lang ayoko nitong gross blade na to. So papalitan natin siya ng ibang blade. Pero hindi natin tatapon syempre. Ito ang gagamitin ko para sa aking scrub plane. Na itong aking number, ito ang style number 4. Ito ilalagay ko rito. Gagawin ko yung scrub plane blade. Pero sa ibang episode na yon. Meantime, kukunin ko yung blade dito. Ang blade nito is actually Creston. Ito lang. Tanggalin ko lang ito. Medyo kalawang na, pero okay lang yan. Oh, hindi pa pala yung kalawang nito. Okay, so tignan natin, meron kaya tayo extra Creston blade. Okay, so
So, palpak yung plan na yon. So, on closer inspection, nakita ko na yung Creston blade no number 4 ko is medyo bungi-bungi na. So, wala na pala akong spare na Creston blade. So, ang gagawin natin is, ito na lang yung gross blade mismo. Hasain lang natin para magamit natin dito. So, I don't know kung gagana siya na maayos kasi hindi naman talaga maganda yung blade ng gross. Pero, yeah, wala akong magagawa. Yan lang talaga. No choice. So, siguro next time, bibili lang ako ng blade na Stanley or Creston para magamit dito. Pero, as of now, ito muna ang gagamitin natin. Okay, so nilabas ko tong aking sharpening kit. So, dahil na-assign natin yung ating blade. At, madali lang naman. Simulan natin sa 1,000 and then 3,000 na whetstone and then 6,000 na whetstone. Tapos itong aking leather strop at green buffing compound. So, ang degree nito is 25 yung kanyang bevel degrees. So, gagamit tayo ng ito, yung guide para ma-accurate yung ating bevel. At ito rin, may guide din ako na ginawa. So, kung ano pa ito, 25 degrees. Ididikit mo na siya dito. Tapos, kakalamp mo to. Yan. Tapos, saka mo siya hasain. So, preset na to. So, mas madali siya kaysa sa magsukat ka pa ng protractor. So, anyway, simulan ko na yung pag-aasa at pakita ko lang sa'yo pagtapos na. So, alam niyo na to. Sunod-sunod lang yan. Madali lang. Okay, so tapos ko na kasain. 1,000 grit, tapos 3,000, and then 6,000. Tapos yung strope, kung makikita nyo, meron na siyang micro bevel at makintab. Yan, so matalas na yan. So para matest, buka papel. And, woohoo! Yan. Fuck yeah! Scary sharp. So, pwede na siya pangahit actually. Ano? Nahahit. And may buhok. So, okay na nakatalas ang blade. That means it's perfect. So, okay na to. Ngayon naman, kailangan natin i-flat yung chip breaker. Kasi ito yung nakadikit sa blade. So, kailangan medyo flat talaga siya dito. Saka to, hindi siya ganun maganda. Meron may mga burr dito. So, alisin natin yung mga burrs na yan. At gamitin lang natin ay I think okay na yung 1,000. Yeah. Alisin pa lang yung burr. Yun, wala na. Tapos, flat lang natin. Pwede na yun. Hindi naman siya kailangan matalim. Stop lang natin para may maganda. Yun. Okay na yan. And then, since okay na sila, kailangan na lang ay finishing touches sa blade at sa chip breaker. So ito, lalagyan ko lang ng langis. Langis na lang natin para hindi siya kalawangin. Langisan ko rin itong blade since kat tatapos na lang asahin at nabasa siya dahil water stones yung gamit natin. So kailangan natin lagyan ng protective coating ng langis. Oh, konti lang naman. Ayan. Tapos ipabalik na natin yung chip breaker dito kay blade. Pero kailangan maingat ka rito para hindi mo tamaan yung bagong hasang edge. So mas maganda kung ganito mo ilagay, patagilid, pa-cross, tapos tsaka mo dahan-dahan ipasok ng ganyan. So dito, sabi ni Keith Brown,
prepare niya ang distansya nito, chip breaker sa dulo ng blade is 2 millimeters lang. And I think that's acceptable naman. So, yeah. Pwede na yan. 2 millimeters. And, skipan na to. Skip lang natin ng konti. Pwede na. Balikan natin sa katam, dahan-dahan. Ayan, dahan-dahan lang. Nalit na siya ng konti. Kailangan i- Mukhang mali yung setting ni Kit Brown. Okay. So, kasi lawit pa siya ng konti. So, kailangan bawasan pa siya ng konti. Siguro taasan ko pa ng konti. Mga gaya ito siguro. Ayan. Yun lang naman yan eh. Trial and error lang. Fiddle-fiddle lang. Kung ma-championan mo yung best setup na gusto mo. Oh! Sige, ingat! Ingat, may si misis. Pasos trabaho. Okay. Balik natin. Try natin. Ah, ito okay na. Or hindi pa rin. Ito yung maganda dito. Trial and error talaga. So, wala talaga yata dikit talaga dun sa blade. Gusto nga dikit na dikit. Kaya gusto nga dikit na dikit, no? Hindi ko magets. Okay, ayos. Ganyan. So, balik na natin yung cup. Lugan lang natin. Para sandali. Konti pa. Presto. Okay, so testing na. At ito, paluchin na lang. Pero bago yun, wax muna, lagyan muna ng wax yung ilalim para dumulas. So, yan, para mas madali siyang pumotol. Tingnan natin. Look at that. Ayos, diba? Nilipis. Oh. At kung titingnan mo to, sa'yo yung mabuti. Kinis. Parang salamin, actually. So, hindi na kailangan lihayin.
or liyain man, konti na lang, pero ang ganda ng result. So, ano ba, itong other side. Oops. Just na konti. Sorry. Adjustment ko. Paatras. Sorry. Hindi pa ako sanay eh. Ayan. Ayos, diba? So, yun. So, ganun. Yun lang. Simpleng-simple. So, na-tune up na natin yung ating katam. Yung ating gross. SP4. At usable na siya. So, yun. Konting tiyaga lang. Konting, tiyaga talaga. So, konting tiyaga lang. Konting setup lang. At kaya nyo ring pagandahin ang operation ng inyong mga cheap planes. So, ito na. Okay na to. Lay ko na siya doon sa aking plane rack para kung sakaling kailanganin ko siya, madali na siyang gamitin. So yun, so thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo at sana huwag kayong matakot na mag-invest sa mga tools na ganito, na affordable tools, dahil with proper tune-up, with proper sharpening techniques, pwede nyo ring gamitin to in fine woodworking. So thank you so much for watching and see you again next time, guys.